Hindi pinalad ang Magnolia Hatsiet sa huling serye ng kampiyonato. Nasungkit nga ng San Miguel Vermin ang ikalimang pagkasunod-sunod na kampiyonato sa PBA Philippine Cup. Bago natin ipagpapatuloy ay kumusta? What's up sa inyo mga boards? Welcome back for another video. Kung bago ka sa ating channel ay welcome ka dito sa Boards TV. And don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos natin. Kahit natalo man ang Magnolia Hatsiet, pero saludo pa rin ako sa kanilang pinapakitang gilas sa buong serye. Pinatunayan nilang kaya nilang tapatan ang San Miguel Vermin kahit kung titingnan ay di hamak mas malakas ang players ng San Miguel Vermin kumpara sa Magnolia Hatsiet. Ngunit sa huling laro, hindi na pumayag ang SMB na ang Magnolia Hatsiet ang mananalo. Pero muntik na matalo ang SMB, lamang lang ng half shot ang SMB. Half shot lang ang nagpataob sa Magnolia Hatsiet. Pero masaya naman ang Magnolia Hatsiet kahit hindi nila nasungkit ang kampiyonato kasi binigay nila ang the best sa larong ito. At ito rin ang serye kung saan umabot sila ng Game 7. Ito'y nagpapatunay na gumanda ang laro nila. Pag-uusapan na naman natin si Terrence Romeo. Nagbunga nga ang kanyang pagsisikap na makamtan ang unang kampiyonato na matagal na niyang pinapangarap. Mula umpisa sa pagiging basketbolista, mula high school hanggang PBA, ngayon pa ang kauna-unahang kampiyonato na nakamit niya. A dream come true para kay Terrence Romeo. Sabi nga ni the bro Terrence Romeo, pinakamasarap at pinakamasaya ang una. Ang the first sa lahat ng bagay, pinakamasarap daw ang first. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Kahit pagkabata mo, kahit saan bagay, yung pinakauna yung pinakamasarap. Ito yung first champion ko simula naging basketball player ako sa barangay lang ako ng champion. Simula high school, college, PBA, D-League Day, lahat. Ito yung unang-unang champion ko sa PBA ko na ako. Sobrang saya, sobrang saya. Terrence, gano'ng kahirap mag-acquire yung bagay na yun, yung champion? Maraming sacrifices, maraming learnings, kumbaga maraming kang dapat na pinakasakit dapat na i-sacrifice. Kasi yun nga, before sa mga teams ko dati, noon ako na scorer, madalas sa aming bola, or kahit wala nang, kumbaga pinipilit ko pa rin lagi na mag-score kahit na wala na akong option. Ngayon, nagkaroon ako ng maturity na sabi ko para sa sarili ko. Kasi may mga times na sinusubukan ko habang pinag-aaralan ko kasi yung sistema sa Miguel. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako kung paano may apply yung talent ko. So, yun nga, first conference ko pa lang naman sa San Miguel. Hindi madali. Nakaisip ako ng paraan na if ever man hindi ako makatulong sa scoring, dumidepensa ako, bibigay yung best sa defensa kasi yun lang yung gusto kong alam na way para makatulong. Sabi nga ni Terrence Romeo, hindi pa siya magre-retiro pero lang yung sinabi niya noon sa kanyang mga kaibigan. Sabi ni Terrence Romeo, kapag nasarapan ka sa una, tuloy-tuloy na yun at gusto mo pang makuha ulit ang kampiyonato. Tara, pakinggan natin ang sinabi niya. Parang gusto mong
ulit-ulitin, kumbaga gagawin ko yung best ko na makatulong sa team. Makagandaan lang na wala akong kailangan load na ilagay sa likod ko. Kailangan ko lang gawin, supportahan. Maglaro kami, supportahan namin yung isa't isa. And grabe yung samahan ng team na to. Kahit na bago lang ako, tinuring nila akong parang kapatid. Grabe yung pag-welcome nila sa akin. Masaya talaga ang feeling kung nakuha mo na ang gusto mo. Gusto ni Terence Romeo na magpasalamat sa lahat na tumutulong sa kanya at sa kanyang kasama sa kupunan, sa coach at sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya para makapasok siya sa San Miguel Vermin. At gusto niyang suklian ang lahat. Tara, pakinggan natin ang sinasabi niya. Dito na lang tayo mga kabirds. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe. Again, this is Birds TV. Hanggang sa muli. God bless.